So hi guys, good morning. So to this video guys, ikwento ko sa inyo ang aking experience driving lesson here in Oman. So yun guys, marami akong nakikita na driving lesson sa YouTube, 'di ba? Dito sa Oman. Kasi magkaiba po yung driving lesson sa Oman at saka sa ibang country. Kasi dito sa Oman, ang dami kang maranasan bago makuha yung driving license. Marami kang daanan na road test, mock test, drum test. Yun, ang daming test bago ka makakuha ng driving lesson. So, yun na guys. I-chika ko sa inyo ang naranasan ko sa driving lesson. Yung sa car training. Yung instructor ko, okay naman siya. Walang problema. Kaso guys, nasaktan talaga ako. Dahil akala ko, nung natapos ko na yung 9 days na training, akala ko marunong na ako mag-drive sa kalsada. Yun pala guys, hindi pa ako marunong. Kasi yung car ng asawa ko at saka car ng training is magkaiba pala siya. Nung pagkatapos ng 9 days na training ko, mag-training na sana ako sa drum test. Pero hindi ako tumuloy kasi hindi ko pa nga makontrol yung steering. Diba yung manubela sa Tagalog? So sa English steering siya. So hindi ko pa siya makontrol. Importante kasi sa car driving yung makontrol mo yung steering. Diba guys? So ayun na nga, kung kinakabahan ako, hindi na ako makakonsentrate sa paghawak ng steering. Kasi pag kinakabahan ako, or sino namang yung mga taong kinakabahan, diba? Pag kinakabahan ka, ganun-ganun na yung steering. So, kailangan mo talaga ma-focus o ma-control yung steering para hindi siya magalaw-galaw na ganyan, diba? Kailangan mo ng ganyan. So, kung papunta sa left, papunta sa right, diba? So, kung ako talaga guys, pag kinakabahan ako, hindi na ako makakontrol sa steering. At saka pag nakikita ko sa likod, oh my god, ang dami ng sasakyan. So ayun guys, hindi na talaga ako makakonsentrate. Kaya, di ba, nung nasaktan ako na 9 days, akala ko talaga is marunong na ako. Pero that time na, hindi pa talaga ako talaga makakontrol ng steering. Sobrang nasaktan ako. Kasi nag-expect ako, I expect too much to myself, di ba? Yun naman sinasabi nila, huwag ka mag-expect ng too much para hindi ka masaktan. So, ayun guys, nung nasaktan ako na hindi pala ako marunong mag, di ba, papunta doon sa grocery store, hindi pa ako marunong mag-drive. So, ayun guys, nung nasaktan ako, nagtampo ako sa asawa ko, di ba? Kasi nagalit siya sa akin na, kasi nag-expect din siya na marunong na ako mag-drive. Kasi 9 days na akong nag-training eh, di ba? Pero nung before pa ako nag-training, tinuruan ako sa asawa ko kung paano lumiko, at saka paano mag-start at saka reverse. So, sabi ng asawa ko, mas better pa nga siya kung siya ang nagturo sa akin kaysa sa instructor ko, di ba? At saka guys, na-realize ko din na mas magaling talaga magturo yung asawa ko kaysa instructor. At saka after sa 9 days na training ko, tinuruan din ako ng asawa ko. So ayun guys, nagpasalamat ako dahil, di ba, before natapos ang 2022, natutunayan ako mag-drive. At saka 2 beses na ako nag-drive papunta na mag-grocery. Hindi pa naman siya perfect kasi pag kinakabahan ako guys na may sasakyan, imbis na break yung i-stop ko sa paa. So, yun yung speed talaga yung naano ko sa paa. Diba? Kailangan mong i-touch. Diba? So, na yun, dalawang beses ko na karoon ng mistake. Kasi imbis na break yung pinutin sa paa ko, ayun, yung ano ko is speed. Diba? Yun kasi ang mahirap. Kailangan natin memorize yung speed at saka break. Diba, magkatabi yung brake at saka speed. So yan guys, so nung una talaga nag-drive ako na kami kasama yung asawa ko, sabi ko parang ang hirap naman mag-drive ng car kaysa sa motor. Kasi yung motor, makita mo talaga yung line. Diba yung line dalawa, tapos yung isa doon, makita mo kung paano ka mag-drive. So kung sasakyan, car, parang nahirapan talaga ako guys, hindi ko makita. So yan
guys, sabi ko sa asawa ko, hindi ko nakita yung na kalsada kung nasinter ba ko or hindi. Kasi guys, pag nag-drive tayo, kailangan natin nasa center tayo, 'di ba? Para hindi tayo mapunta sa kabilang line. Kasi bawal 'yun eh. Mapunta ka sa kabilang line, magka-aksidente ka ng ibang driver. Kasi kailangan mo talaga mag-isret sa isang line. Hindi yung papunta doon, papunta dito, 'di ba? So ayun na guys, kinakabahan ako. Kinakabahan ako. So yung steering is very sensitive. Kung kinakabahan ka tapos ganun-ganun na, 'di ba? Hindi ka na magka concentrate sa pag-drive. Kaya ito talaga yung advice ko, na pag nag-drive tayo, kailangan natin mag-concentrate. Hindi tayo magtanga-tangahan, 'di ba? Kasi drive to eh. Mag-drive ka. So pag nag-drive ka tapos hindi ka mag-isit sa pag-drive, parang parang nakainom ka ng alak, 'di ba? Pag nag-drive ka, hindi ka na hindi mo makita yung line. So kailangan mo talaga mag-concentrate para makakontrol ka sa manobela. Pero ngayon guys, 'di ba? Sinabi ko na nga, nagpasalamat ako kasi natuto na ako mag-drive. At saka alam ko na kung paano mag-drive papunta doon. Siguro kung papunta ako example, mamili ako, hindi ko na kailangan maglakad kasi alam ko na kung paano mag-drive. So ayun guys, marami akong natutunan sa 2022 na sana hindi na maulit sa 2023, 'di ba? Kasi 2023 na. Pero nagpasalamat ako sa Diyos at sa asawa ko dahil natuto akong nag-drive. At saka isa talaga 'yun sa goals ko na sana matuto ako mag-drive kasi hindi namin alam ang panahon, 'di ba? Na example, magkasakit yung asawa ko, 'di ba? For example lang talaga 'yun, na magkasakit siya tapos malayo yung hospital. Paano ko siya mahirte doon kung hindi ako marunong mag-drive? Kaya yun ang sinabi ko sa asawa ko na gusto ko matuto mag-drive para in case of emergency, kung saan tayo pupunta, mapuntahan natin ang lugar kung saan tayo gusto pumunta, na ako ang mag-drive. Diba? Very important talaga yun na matuto tayo mag-drive. Pero yung iba guys, ayaw nila na matuto mag-drive. Pero para sa akin guys, gusto ko talaga na matuto mag-drive. That's why na happy ako na natuto na ako ngayon mag-drive before pa ang 2023. Diba? 2022 ako nag-start ng drive. So, hindi pa naman masyado perfect yung pag-drive ko kasi nga malilito pa ako sa brake at saka speed. Kasi minsan pag ang daming sasakyan sa likod ko, imbis na i-touch ko yung brake, na-touch ko yung spin. So, yun ang problema ko eh. Pag nag-drive ako sa kalsada, pag nataranta ako, hindi ko na alam kung nasaan yung brake at saka spin. Kaya nalilito na ako. Kaya sabi ng asawa ko, ito talaga yung pinaka-importante. Na memorize mo yung brake at saka spin. Kasi magkatabi yun, spin at saka brake. Diba? Na imbis na mag-stop ako, yung spin yung na-touch ko. Na-touch sa pa ako. Diba? Yun talaga ang pinaka-dangerous. Kung example, may sasakyan. Tapos hindi mo ma-touch yung brake kasi na-touch mo yung speed. Diba? Bumangga ka. So, sabi ng asawa ko, very important talaga yung speed at saka brake. At saka yung steering. Yun talaga ang pinaka-importante. Kasi kung hindi ka marunong mag-control sa steering, hindi ka matuto mag-drive. Kasi alam mo naman, yung kalsada, may straight at saka may paganoon, paliko-liko. Diba? Kailangan mo talaga makontrol yung steering para matuto tayo mag-drive at ma-perfect natin. Diba? Nobody's perfect naman. Pero kailangan natin talagang matuto mag-drive. At kailangan natin mag-careful mag-drive para hindi tayo bumangga sa ibang mga sasakyan. Kasi mahirap eh pag bumangga ka. Diba? Nakasalalay natin ang ating buhay. Kaya kailangan talaga natin mag-ingat pag nag-drive tayo. Kailangan talaga natin tumingin right and left sa mga mirror. At saka yung rear mirror sa, diba, sa front natin. Kailangan din natin yan i-adjust. At saka yung upuan para makita natin yung kalsada kung nasa center ba tayo or hindi. Kaya yun guys, talaga yung advice ko na kung may sasakyan kayo, magpaturo na lang kayo sa mga kapatid nyo or papa nyo or asawa nyo. Kasi mas better sila magturo sa atin kahit magalit sila. Pero yung instructor natin, hindi sila magalit. Kasi, di ba, bawal yun magalit sa estudante mo.
yung instructor, hindi sila magalit kasi estudyante tayo, nagbayad tayo sa kanila. Di ba? Sabi ng asawa ko, pwede naman daw magalit yung instructor. Sabi ko, hindi rin maganda kung magalit siya sa akin. Kasi once na magalit yung isang tao, parang kinakabahan na tayo, di ba? Pero sa, para sa akin, okay lang magalit yung asawa ko kasi asawa ko siya. Sabi ng asawa ko, kung magalit daw siya sa akin, okay lang kasi asawa ko siya. Oo nga, pero mas natuto ako sa asawa ko kaysa sa instructor ko, di ba? 9 days din, 9 days ka, ako tinuruan sa instructor din, everyday 9 days. Parang napagod ako, guys, di ba? Tao lang ako napagod na everyday na nga nag-try. So, akala ko talaga noon is kaya ko na, pero hindi pala. So, ayun guys, ang dami silang kuskus balongos dito sa Oman para kumuha ng driving license. Kung hindi ka mapasa sa drum test, 30 riyal daw yung bayad. So, yung 30 riyal is malaki na yung pira sa Pilipinas. 30 times 1, 46. 4,380. Pero pag napasa ka, magbayad ka ng 7,300. Kung ma-first attempt ka guys, tapos hindi mo mapasa, and ma-second attempt ka, di ba? Ang laki ng pera nila kasi hindi mo mapasa kasi sinasadya na nila ganyan kasi ayaw nila yung mga foreigners. Yun ang sabi ng asawa ko. Kaya sabi ng asawa ko, mas bitter kung sa Pilipinas na lang ako magkuha ng driving license. So yun yung idea niya, na doon na lang ako sa Pilipinas kumuha ng driving license kasi mas mabuti din yung mag-drive ka na may driving license ka. Ay, may driving license ka. Kasi sabi ko sa asawa ko na okay lang na matuto ako mag-drive. Okay lang wala akong driving license. Diba? Sabi niya, mas maganda kung may driving license ka. Kasi in case of emergency, hindi naman natin alam yung buhay natin. What if mabangga ka tapos wala kang driving license. Diba? Ang hirap yun. Kaya kailangan talaga natin ang driving license. Siguro, kung magaling na ako mag-drive, as in wala na talaga akong mistakes, di ba? Kasi tatanggap ko lang sa sarili ko na marami pa rin akong mistakes na imbis na brake yung itouch ko, speed yung natouch ng pa ako, di ba? Ang dami ko pa talagang mali. Nung nag-drive ako, last time na nag-drive ako, dalawa yung mali ko. Kasi nakita ko na marami ng sasakyan, parang kinakabahan talaga ako. Parang hindi pa talaga ako confident sa sarili ko at hindi pa ako masyadong natiwala sa sarili ko na kaya ko. Pero kaya ko naman guys, hindi ko naman siya ibangga. Hindi ko naman ibangga yung sasakyan, di ba? Sino naman yung taong gustong bumangga, di ba? Wala namang taong gustong bumangga. So ayun guys, pero yung asawa ko is natakot siya kung ako mag-drive. Siguro natakot siya kung ibangga ko. Sabi niya sa akin na mamatay daw siya pag ako ang nag-drive. Kasi natakot malagat. Natakot siya guys na ibangga ko siguro. Hindi naman siguro ako baliw guys na para ibangga ko yung sasakyan, di ba? Pero yung talagang naisip ko guys na natakot siya na kung ibangga ko yung sasakyan. So, hindi naman akong baliw na para ibangga ko yung sasakyan. Kusa kong ibangga, di ba? So, yun guys, natatawa talaga ako sa asawa ko. Kaya, minsan, pag nagalit siya sa akin, natawa na lang talaga ako. Kasi, hindi naman akong baliw para ibangga ko yung sasakyan, di ba? So, yun guys, yun talaga yung advice ko. Kung may sasakyan kayo, dyan na lang kayo sa bahay nyo. Mag-practice. Kaysa iba pang tao mag-practice sa'yo. Tsaka na kayo mag-practice pag nakuha na kayo ng driving license para mabilis. Di ba? Kasi alam ko sa Pilipinas, pag nakuha ka ng driving license, sobrang mahal. Di ba? Alam ko yun. Kasi marami akong video na, maraming video na nakikita ko na sabi nila, expensive daw yung driving lesson sa Pilipinas. So, ayun guys, yung nagasto ko sa driving lessons is more than 10,000 talaga siya. Pero, hindi ako masyadong natuto. Mas natuto ako sa asawa ko. At, syempre guys, nakapag-drive ako nang dahil sa asawa ko. Siya yung unang nagturo. Pero, sabi niya, hindi daw niya ako maturuan kasi mabilis siyang magalit. Lalo na, pag hindi ako mabilis matuto. So, ayun guys, tapusin ko na aking video. Sana may natutunan kayo. Thank you so much guys. Thank you for watching. Bye everyone. Happy New Year.